Magandang buhay mga kabulero. Latest updates tayo ngayon sa PBA. Pinupolitika o pinepersonal na nga ba si Calvin Abueva? Iyan ang ating pag-uusapan mga kabulero. Pero bago yan mga kabulero, ay gusto ko lamang magpasalamat sa inyo dahil finally after 50 days of being a YouTuber ay monetized na tayo. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, ay i-click mo na ang subscribe button at pati na din ang notification bell dahil baka ikaw ang manalo sa promos namin bilang pasasalamat sa inyo. Kaya abangan nyo ang next videos namin dahil malalaman nyo kung ano ito. Pinupolitika o pinepersonal na nga ba ang ating The Beast na si Calvin Abueva? Masyado nga bang mabigat ang kanyang ginawa kaya pinatawan ito ng indefinite suspension? At ang hindi natin maintindihan ay yung ginawang confidential ang kanyang mga required na gagawin o kaparusahan para bumalik ulit ito sa PBA. Kung maaalala nyo mga kabulero, ay madami na din ang mga PBA players na napatawan ng suspension, pero bihira lang yung indefinite suspension. Kung tama ang pagkakaalala ko, ay ang huling napatawan ng PBA nito ay noong 2002 laban kay Jim Beltorion. Dahil sa pag-fail nito sa random drug testing, pero na-lift din ito nung nag-appeal siya kaya naging 8 months lang ito. Ikumpara natin ang mga naging parusa ng ilan sa mga di nating malilimutang awayan sa PBA. Unahin na natin ang pambubugbog ni Winnie Arboleda sa isang PBA fan. Ito ay laban ng Burger King Whoopers at Smart Gilas Pilipinas noong October 16, 2009. Ang naging parusa? Suspension for the remaining of the season na walang sahod at multa na 20,000 at blacklisted sa lahat ng PBA games. Ang depensa ni Arboleda ay minura daw siya at pinagsabihan ng hindi maganda. Pangalawa ay ang monkey gestures ni Arwin Santos laban kay Terrence Jones. Sinabi nga ni Arwin na mind games lamang ito. Dahil sa ginawa ni Arwin ay hindi lang si Terrence Jones ang natamaan dito, kundi ang buong lahi nito sa iba't ibang panig ng mundo dahil isa nga itong racism. Ang naging parusa, 200,000 na multa, community service na 100 hours at pag-attend ng seminar at counseling at walang suspension na nangyari. At ang pangatlo mga kabulero ay dinagdag ko lamang ito dahil import din ang involved dito. Ito nga ay yung pagsipan ni James Yap sa import ng TNT na si Terrence Leather noong July 9, 2008. Dito ay matapos magkagiringan ang teammate niyang si Jordan Salvador at Terrence Leather. Ang parusa ni James Yap, 50,000 na multa lamang at wala ding suspension na nangyari. Dahil ba sa mga panahong ito ay asawa pa rin niya si Chris Aquino? Alam na mga kabulero. O diba? Wala namang pinagkaiba yung nagawa ni Calvin Abueva kung ikukumpara sa mga nabanggit. Sa palagay ko nga kabulero ay hindi na deserve ni Calvin ang ginagawa sa kanya. Kung tutuusin ay naghiganti lang naman ito kay Terrence Jones. Nauna nga si Terrence Jones dahil sa pagtira niya sa itlog ni Abueva pero walang natawag na foul. Depensa ng PBA ay hindi raw nakita ito ng referee, kaya naman sinuspindi ang nasabing referee. Dahil dito ay nagalit nga si Calvin Abueva, kaya naman naghiganti ito. Pangalawa, ang pakikipagsagutan sa isang PBA fan na nagkataon nga na jowa ni Ray Parks Jr. Depensa ni Abueva ay nauna daw ang girlfriend ni Ray Parks. First time ba na nangyari ito sa PBA? Hindi naman, hindi ba? Mag-iisang taon na ang nakalipas pero wala pa ding closure kung ano ang dapat niyang gawin para bumalik ito sa PBA. Sabi ni PBA Commissioner Willie Marshall ay isang requirement na lang daw ang tinatapos ni Abueva, kaya pinapayagan na din siyang umattend sa kanilang mga practice bago nga ang COVID-19. Ayon kay Snow Badwa, ay yun ngang drug testing ang huling requirement daw kay Calvin Abueva. Sa tingin nyo mga kabulero, kung kabuhayan ni Calvin ang nakataya dito, ay imposibleng hindi pa siya nagpapa-drug test. Kaya sa palagay ko mga kabulero, ay kailangan na ding sabihin ng PBA at huwag nang isekreto pa sa mga PBA fans
kung ano talaga ang nangyari tungkol sa pag-lift ng suspension kay Calvin Abueva. Si Ron Artes nga sa NBA, malamang alam nyo yung Malice in the Palace, na-suspend lang siya ng remainder of the season, which is 7 months. NBA na yun mga kabulero ha, mas grabe pa pala ang PBA dahil si Abueva, isang taon na nga. Napupulitika na nga ba siya? May due process pa ba? Mga kabulero, tulungan nating bumalik si The Beast sa PBA. Pasikatin natin ang hashtags na ito. Kung may mga tanong kayo, mag-comment na sa baba and please don't forget to like and subscribe. Ito ang Basketball Jeans.